Mga kababayan, narinig niyo na ba ang tungkol sa December 13 plebiscite? Ano bang mangyayari kung pumayag tayong bumuo ng isang Quezon del Norte at isang Quezon del Sur? Noong 2004, lahat ng kinatawan ng lalawigan ng Quezon ay nagkaisang isagawa ang Republic Act 9495 na siyang bubuo ng dalawang lalawigan ng Quezon, ang Quezon del Norte at ang Quezon del Sur. Ang pakay ng batas na ito, ang paglapit ng pamahalaan sa mga mamamayan ng Quezon upang matutukan namin mga elected officials ang mga pangangailangan ninyo. Sa kasalukuyan, ang Quezon ay may 39 na bayan at 2 syudad. Doble ito ng pangkaraniwang bilang ng mga bayan sa ibang probinsya. Sa laki ng Quezon, isang linggong babaybayin ng isang opisyal ang magkabilang dulo nito. Pilitin man ng mga opisyal ng Quezon na tugunan ang pangangailangan ng bawat bayan, hindi na siguro nakapagtataka na sila'y gahol sa oras at atensyong maibibigay sa taong bayan. Mataas ang poverty incidence sa Quezon. Ibig sabihin nito, 6 sa bawat 10 tao ay hirap sa buhay. At ang isang pamilya na may 3 anak ay pilit na nabubuhay sa mas mababa pa sa 5,000 piso isang buwan. Walang ipon o bahay ang pamilya. Hindi nakapag-aaral na maayos sa mga anak. At walang pambayad sa doktor o ospital kung may magkasakit. Malimit, hindi pa sumasahod ang isang trabahador, ay naiutang niya na ang kikitain niya. Ang sitwasyong ito ang siya na rin nagtulak sa mga nag-aalala ng opisyal na kumilos at ipaglaban ang Republic Act 9495. Ayon sa Republic Act 9495, gagawa ng 2 lalawigan sa Quezon upang madaling mapagsisilbihan ng mga local government ang taong bayan. Ang Quezon del Norte ay bubuin ng mga bayan ng Bordeos, General Nacar, Infanta, Humalig, Lukban, Mauban, Pagbilao, Panukulan, Patnanungan, Polilio, Rial, Sampalo, Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya, Tayabas, Chaong, at Lucena City na siya pa rin magiging kapitolyo ng lalawigang ito. Ang Quezon del Sur naman ay bubuuin ng mga bayan ng Agdangan, Buena Vista, Catanawan, General Luna, Makalelon, Mulanay, Padre Burgos, Itogo, San Andres, San Francisco, San Narciso, Unisan, Alabat, Atimonan, Calawag, Ginyangan, Lopez, Perez, Plaridel, Quezon, Tagkawayan, at Cumaca na siya naman magiging kapital ng lalawigan ng Quezon del Sur. Walang ibang hangarin sa pagbuo ng Quezon del Sur kundi ang mabilis at pantay-pantay na pag-unlad ng kabuhayan sa ating lalawigan. Magkakaroon ng taong bayan na mas malimit at mas malapit na konsultasyon sa opisyal ng lalawigan. At higit pa dito, madaling makakalahok ang taong bayan sa pagpaplano para sa ating probinsya. Makikita naman sa kasaysayan na umunlad ang mga pinaliit na lalawigan. Ang Aurora Province na binuo noong 1979 mula sa lalawigan ng Quezon ay nakakaranas ngayon ng kaunlaran. Matagal na pinag-aralan ng mga opisyal ng Quezon ang pagbuo ng Quezon del Norte at Quezon del Sur. Tinitiyak na magiging makatarungan ang paggamit ng kayamanan ng buong Quezon tulad ng kita sa mga power plants. Mananatili ring first class province ang kategorya ng Quezon del Norte at Quezon del Sur. At ang internal revenue allotment ng 2 lalawigan ay higit pa sa nakukuha ng Quezon ngayon mula sa gobyerno. Mga kasama, kailangan ngayon ang tulong natin upang maisatupad ang pagbuo ng Quezon del Sur. Tulungan nating matulungan tayo ng ating mga opisyal. Ngayong darating na December 13, ilapit natin ang pamahalaan sa mamamayan. Ilapit natin ang gobyerno sa tao. Yes, sa plebisito.